Mamaya pa rin ang aftershock sa Surigao del Sur matapos ang magnitude 7.4 na lindol noong Sabado. Hindi pa tapos ang assessment sa pinsala ng lindol, nagkaroon pa ng panibagong pagyanig sa bayan naman ng Cagwait kanina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. You are in Tokyo in Minaw, another aftershock is being felt. Yan ang biglang nasambit ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Assistant Officer ng Surigao del Sur sa panayam sa One Balita Pilipinas tanghali kanina. Wala pa rin tigil ang aftershocks matapos ang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa probinsya noong Sabado ng gabi. Bukod dyan, niyanig muli ng magnitude 6.7 na lindol ang probinsya sa bayan naman ng Cagwait kaninang madaling araw. Yung 6.7 kanina at 3:49, yun ang talagang malakas din. But the rest of the aftershocks na medyo may nga pero mapifeel pa rin, masyadong marami. Medyo mga 3 minutes interval lang magka-aftershock na. Oh my God! Sa ulat ng FEVOX, higit 1,700 na ang naitalang aftershocks ng lindol noong Sabado. Mapabarong-barong hanggang sa naglalakihang gusali, wala itong sinanto. Dahil dyan, higit 57,000 pamilya na ang apektado ng pagyanig. Sa initial assessment ng Surigao Provincial Government, higit 65.4 million pesos na ang halaga ng pinsalang iniwan sa mga infrastruktura. Paliwanag ng FEVOX, paggalaw ng Philippine Trench ang sanhi ng lindol sa Surigao del Sur. Matatagpuan ito sa ilalim ng ating karagatan na madalas nagdudulot ng paggalaw sa lupa. Kapag tinamaan ito ng malakas na lindol, hindi malabo ang tsunami. Kaya agad na nag-anunsyo ng tsunami warning ang FEVOX matapos ang lindol noong Sabado. Tectonic po yung source para sa lindol nito. Ang aftershocks ng isang magnitude 7.4, posible na ina-expect natin na magtatagal ito ng mga ilang linggo pa. Pero yun nga, as the time goes by, sa mga susunod na araw, posible na mas konti na lang yung mga ma-record natin na lindol at the same time, mas mabababa na. Patuloy ngayon ang damage assessment ng Office of Civil Defense sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Sinuspende rin muna hanggang Miyerkules ang pasok sa paaralan at trabaho. Nagpaabot na rin ng paunang tulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Habang mamamahagi ng cash assistance ang DSWD, paalala naman ng FEVOX maging alerto sa patuloy na aftershocks. Dapat alamin ang mga evacuation centers, open spaces at matataas na lugar na pwedeng puntahan sakaling magka-tsunami. Ipasuri na rin ang structural integrity ng gusali at laging ihanda ang go bag na naglalaman ng pagkain, damit, first aid kit, IDs at mahalagang dokumento, toiletries at mga kagamitan gaya ng flashlight, power bank, radio, charger at battery. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.